As government moves to increase its testing capacity, issues in test kits continue to pose a problem. Take the case in Marikina, where they are now dropping locally made test kits in favor of foreign ones. We have Greg Gregorio to give us more details. Greg, ano raw ang naging problema sa mga test kits sa Marikina? Just ito nga ng si Marikina Mayor Marcy Tidoro nagsabi na inaalam ngayon kung ang test kits nga ba na ginamit sa kanilang lab testing sector ang dahilan na hindi nila pagpasa sa proficiency testing. Ayon sa alkalde, bagong mga test kits na galing China na ang pinagagamit ng kanilang RIPM sa kanila. Kaya umano sa tinatawag na amplification sa resulta ng mga nauna nilang ginawang test. Bago nitong Sanctuary Test Kits galing China, mga test kits na dinevelop ng UP National Institute of Health ang ginagamit ng Marikina sa kanilang COVID-19 testing lab doon sa proficiency testing. Bukod nga kasi sa gawang Pinoy, ay labis na makakamura ang gobyerno sa mga locally produced test kits na ito na aprobado naman ng FDA. Matatandaang noong nakaraang buwan ay nagbigay ang China na nasa 100,000 test kits bilang donasyon. Nilinaw na rin naman ang UH ang naunang nilang payag na nasa 40% accuracy lang ang mga test kits na ito. Matapos magbigay payag ang Chinese Embassy ukol dito, sinabi ng kagawaran na pasok sa global standards ng nasabing mga test kits. Sa kasalukuyan, nasa stage 4 o proficiency testing pa rin ang accreditation status ng Marikina Molecular Diagnostic Laboratory ayon mismo sa DOH. Naula na rin kasing sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi kasi pumasa ang unang panel ngayon na kung resulta ng Marikina na kanilang isinumite sa RIPM. Jeff, sa muling pagsasagawa ulit ng testing ng Marikina, cancer test kits na ang kanilang gagamitin. Umaasang wala nang makita ang amplification sa resultang lalabas dito. Kung magkagayon ay saka pa lang sila mabibigyan ng certification bilang isang sub-national laboratory at uli ang makapagsasagawa ng independent COVID-19 testing. Jeff? Okay, Greg, can you enlighten us ano exactly yung ibig sabihin ng amplification? And if I'm not mistaken, if I understand it from your report, nangyayari ito doon sa mga test kits na dinevelop ng UP? But nakausap ko si Yusef Vergere kanina, lumalabas na highly technical itong issue na ito. Ayon kasi sa kay Yusef Vergere, kapag isinasailalim sa COVID-19 testing o dito mismo sa testing yung isang sample, may certain strand na hinahanap. At pag nahanap ito, i-multiply daw ito sa million parts para ma-detect ng PCR machine. Now, yung amplification lumalabas kapag isinasagawa na yung test. Dapat daw, ang lumalabas lang itong amplification doon sa positive control ng test. Pero ang nangyari dito sa pagsasagawa ng test ng Marikina ay may lumalabas rin amplification doon sa kanilang negative control. Ngayon, iniisip kung ang dahilan daw ba nito ay yung ang ginamit nilang test kits na dinevelop ng UP-NIH. O posible rin naman na ang problema ay hindi test kits, hindi iba pang environmental contamination dahil ng lugar kung saan prepare yung test kits na kanilang ginamit para sa testing. Jet? So, meron na bang naging komento yung Food and Drug Administration tungkol dito sa amplification nga nito mga test kits na nabanggit mo? Yes, just ayon kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, hiningan na rin niya ng paliwanag itong Manila Health Tech na siyang nag-manufacture nitong COVID-19 test kits na dinevelop ng UP-NIH. Ayon daw sa Manila Health Tech ay tila environmental contamination na yun may kita nilang dahilan kung bakit may lumabas na amplification. Kumpiyansa naman si Food and Drug Administration na Director General Domingo na hindi niya ang UP-NIH drug test kits. Yun ay problema. Liwanag kasi niya, wala namang lumabas na amplification problem doon isinasagawa pa lamang o ito isinasailalim pa lamang sa accreditation ng FDA itong mga locally produced test kits natin. Katunayan, lumabas daw sa accreditation na nasa above 90% o very high yung sensitivity, reliability at accuracy ng test kits na ito na may katuring din daw na pasado sa standards ng World Health Organization. Yes? Okay, Greg, you mentioned in your report kanina yung testing lab ng Marikina is now at stage 4 or what you call the proficiency testing, yung accreditation status nila. Now, how will these developments affect yung accreditation ng Marikina testing lab?
Just kailangan lang maipasa ng Marikina itong stage 4 proficiency testing dahil ito na lang yung last step bago nila makuha yung certification dito sa 5-step procedure o accreditation process ng RITM para sa mga laboratoryong nagmamais magsagawa ng COVID-19 test. Yun nga, ayon kasi sa DOH, batay sa process, kailangan muna nilang maipasa itong stage 4 bago sila mabigyan ng certification. At pag nabigyan na sila ng certification, makapataas na ngayon, lalo yung testing capacity ng bansa, madadagdag sila sa kasalukuyang 19 na laboratorium by certification para sa independent COVID-19 testing. At kasama rin ngayon ng Marikina sa higit 4 na kupang mga laboratorio na nasa pending process para sa accreditation. Yes? All right. Thank you for those updates. That was Gregorio.